Bakit ako sa Binondo? Hindi kakasal ng mga Chinese. Ano gusto sumama? Kakasal ang ako niya. Ito na ang simula ng aking pagigante. Parang babae, Tanggol! Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa paglayunin na tanggol sa panganib ay isang malaking tanong kung totoo ba talagang pagbabago o isang kapahamakan ang kanilang makakamit. Matapos makipag-usap ni Amanda sa Binondo's Triad sa pangunguna ni Angkong para nga ibigay ang parte nito sa pagbigay ng impormasyon tungkol kay Mr. D, ay isang malaking transaksyon ang mangyayari dahil sa paghingi ni Angkong ng supply na 100 kilos ng drugs dahil umano ikakasal ang kanyang apo sa anak ni Mr. Wu na siyang head ng Triad sa Hong Kong. Kaya naman dito ay agad na inutusan ni Amanda si Eric na madaliin ang produksyon, bawiin ang ibang droga sa kanilang mga kliyente para mabuo ang 100 kilos na drugs. Sa pag-uwi ni Amanda ay sinabi niya kay Augustus ang tungkol sa napag-usapan na nila na Angkong. Kaya dito sinabi ni Augustus na siya na ang bahala pagdating sa pag-import dahil protektado niya lahat ng dadaanan upang wala nang maging abirya. Wala naman silang kaalam-alam na sinundan na pala ni Nabensi ato. Dahilan kung kaya't nalaman ni Supremo ang drug lab ni na Amanda. Ayon kay Supremo, ito na umano ang simula ng kanyang paghihigante sa kabilang banda. Naghahanda na si Natanggol at Mokang para sumama kay Berting dahil may kasalan umanong mangyayari sa mga Chinese na taga Binondo. Kung kaya't dito na kaya muli magkukrus ang landas ni Natanggol at Supremo at makikita niya ang kalakaran ng illegal na droga sa pagitan ng Commando Group at ng Binondo's Triad. At dahil ito na ang simula ng pagbabagong buhay ni Tanggol, dito na rin kaya magsisimula ang isang malaking gulo at kapahamakan na kanilang kakaharapin dahil masasangkot sila sa mga illegal na gawain ni na Amanda na siyang ang mortal na kaaway ni Supremo at tinik sa lalamunan ng kanyang tunay na amang si Ramon. Kaya namang kapit lang kapamilya dahil mas marami pa tayong dapat abangan sa pagbubukas ng bagong kabanata ng paborito nating teleserye, ang APJ's Batang Quiapo.